Imperialismo. Ang kontrobersyal na bidong ito na PCO Assistant Secretary Mo Kausan at kanyang co-host na si Drew Olivar, nakita na raw ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, wala raw nakikitang problema ang Pangulo rito. The President was very cool about it. No? I mean, he's a, you know, primary, he's a first and foremost a believer in freedom of expression. Tinanong namin si Roque yung nakatutulong ba ang ganitong klaseng pagpapakilala ng konsepto ng federalismo. Lalo sa mga pinakahuling survey tungkol sa federalismo, walang masyadong nakakaalam tungkol dito at maraming ayaw palitan ang 1987 Constitution. To him, it was not really a big thing. No? He would want a more rational approach to the dissemination. He found it, unconventional. Inulit din ng Malacanang hindi opisyal ang ginawang video ni Uson at sa personal blog din daw nito naka-upload ang video. Pero hindi rin daw nila mapipigilan si Uson. She was doing it in her personal capacity. You can't stop her. She can do anything and everything on her personal blog. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, kahit daw nasa personal blog ni Uson ang video, hindi naman maihiwalay na opisyal pa rin siya ng gobyerno. Nakadidismaya raw na okay lamang ang ginawa ni Uson sa Pangulo. Di na rin ako nagugulat kasi kung ang puno ay madalas bastos magsalita, nagmumura, nakakahiya ang estilo ng pananalita. So kaya siguro ganun din ang bunga, ang isang asek. Sabi naman ni Senator Manny Pacquiao, seryosong paksa ang federalismo, kaya dapat daw itong maipaliwanag na mabuti sa publiko. Federalism is a serious conversation. Seryoso yan na pag-uusap ang kailangan dyan. At maipaintindi sa buong sambahay ng Pilipino. Kaya naman daw dadaan sa butas ng karayom ang budget ng PCOO. Ang inaalala ko sa pag-defense sa PCOO budget, given the fact na marami ang nag-react, medyo balagay ko maraming magtatanong, and I think medyo rough, rough sailing this year ang pagpasa ng PCOO budget. Bakit tataasan ang isang ahensya katulad ng PCOO? Ngayon, importante ang komunikasyon, pero nung klaseng communication, ito ba'y maaasahan natin na maging maayos at patas? I think we really need to seriously look into cutting the budget. Kasunod naman ang mga batikos sa kanya ng ilang senador, Buelta ni Moca, kayo ang bastos. Nagtitimbi lamang daw si Uson sa mga senador na ano yung matagal ng pinaglalaroan ng taong bayan. Bira din ni Uson nagagalit ang mga senador sa sayaw dahil binababoy raw nito ang federalismo, pero NR, o no reaction daw pagdating sa Ana Hidayaan noong 2016. Hindi rin daw pinagsalita si Attorney Glenn Chong sa pagdinig sa Senado kahapon tungkol sa Ana katotohanan. Pinalaga naman niya ni Senador Coco Pimentel at Ontiveros. Hindi raw totoong hindi pinagsalita sa pagdinig si Chong na nakapagpresenta pa nga raw ng mga larawan. Joseph Morong, GMA News.